Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Mariam. So, good afternoon sa inyong lahat. Nagbabalik na naman ako. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ako active sa YouTube ko. Though, ang dami ko na rin naman videos doon. Naniniwala pa rin naman ako na hindi nawawala ng pag-asa. Nadadami yung subscribers ko. Well, anyway, thank you sa lahat ng sumusuporta, nanonood, tsaka mga nagla-like ng videos ko. Tsaka salamat dun sa sumama sa akin since day 1 hanggang ngayon na subscribers ko pa din. Hindi pa rin ako ina-unsubscribe. Well, anyway, pagpasensya nyo na itsura ko kasi medyo... Hindi pa ako naliligo. So, hapon na. It's already 1:30 PM. 1:40 PM na ng hapon. Nagising ako ng 10 AM. Dahil medyo tinatamad pa akong maligo and since wala naman akong pasok, so relax muna. So, mag-vlog muna ako at ikukwento ko sa inyo kung ano na nga bang nangyayari dito sa Singapore. So, now is day 1 of the circuit breaker, kung tawagin nila dito. So, ayaw na magpatawag ng lockdown. So, kumbaga isa semi-lockdown lang naman siya kung titignan nyo. Dahil most of the premises dito is sarado na. Attraction, museum, yung mga yan. Most of the malls yata is sarado na rin. Ang bukas lang is yung mga essential things, which is mga groceries, clinics, hospital, restaurant, and mga ibang food establishment. Pero, dahil sa mga nangyayari ngayon na virus, though bukas man ang mga restaurant at iba pang mga food establishment, hindi nila inaallow na magkaroon ng dine-in. So, kung gusto nyong kumain sa restaurant, hindi kayo papayagan, so ang dapat nyong gawin is i-takeout na lang. So, marami tayong mga group, mga deliveries, Grab, Foodpanda, and Deliveroo, please support them. Kasi, since in-implement yung one-month circuit breaker since last Saturday, marami nang nag-affected dito sa virus na to dahil mostly yata ng company is unpaid leave yung binibigay sa kanila. So, hindi naman kami bago doon, aware kami sa mga nangyayari at naiintindihan namin. Kaya lang, syempre, sa part namin na nagtatrabaho dito, especially sa mga foreign workers, nahihirapan kami kasi kailangan din namin magpadala sa mga family namin and then makasurvive dun sa kung nasan man kami. Kasi may binabayaran din naman kami mga expenses ng sarili namin. So, ayun nga. Yung kaming dalawa ng asawa ko is nag-work sa F&B. Nasabi ko na yata to sa isa ka sa mga vlogs ko na parehas kaming nasa F&B line. And hindi siya ganun kadali kung parehas kaming nasa F&B. Parehas kaming walang trabaho ng 1 month. Parehas kaming naka-unpaid leave. Kaya lang dahil taga dito siya, mas madali para sa kanya ang makalabas ng bahay kaysa sa aming mga foreign workers. So ngayon naghanap siya ng mga part-timer na pwede niyang pagkakitahan para sa susunod naming expenses next month. So, ayun nga, dahil ayaw nilang mag-total lockdown dito kasi gusto pa rin nilang i-testing yung mga bagay na tulad ng social distancing, yung kung maiibsan ba yung pagpasok sa trabaho at nasa bahay lang, mababawasan yung pagtaas ng virus. Hopefully, mabawasan na siya kasi mahirap. Pare-pares kami walang trabaho. At tingin ko, mababaliw ako pag nasa loob lang ng bahay. Siguro lalabas ako once in a while para mag-grocery lang. Pero kaya lang, ang dami kasing tao sa grocery eh. Nagkakabusan sila ng pagkain doon at hindi ko alam kung bakit. So, ayun nga. So, day 1 pa lang naman ngayon ng circuit breaker. So, wala naman akong masyadong gagawin. Maya-maya is maliligo na ako, nagpapahinga lang ako. So, ayan. Kung nakikita niyo yung background, nasa ibang pwestuhan na naman ako. Nasa ano ako eh, nasa harapan ng cabinet. Doon ko sinetap tong camera. Ayan.
gumawa akong ilang araw hindi natulog. Pagod yan, kakaisip. Kasi, syempre, mahirap. Pero, syempre, kakayanin ng mga, lahat ng mga foreign workers na taga dito na mga survive. So, ayun lang, guys. Share ko lang sa inyo kung anong nangyayari ngayon dito sa Singapore. And sana yung mga makakapanood dito at yung mga may pamilya na nasa Pinas, sana maintindihan din nila yung sitwasyon ng bawat Pilipino na nagtatrabaho abroad sa iba't ibang parte ng mundo na nagkakaroon sila ng experience na ganitong sitwasyon, mahirap. So, tulong-tulong lang at pagdasal nating lahat na sana is huminto na tong virus para makabalik na tayo sa dati nating buhay. So, ayun lang guys. So, subaybayan niyo ko sa mga ilang araw pa ng circuit breaker na to. So, hanggang dito na lang guys. See you soon. Bye!